araw sa lahat. Narito tayo ngayon para talakayin ang isang paksa na may pamagat na kontinente ng mundo. Dito ay malalaman at matutunghayan natin ang pitong kontinente at ang kanilang mga katangian. Pero bago tayo magpatuloy ay alamin muna natin kung ano ang kahulugan ng kontinente. Ang kontinente ay ang tawag sa pinakamalaking dibisyon sa lupa ng daigdig. Pag sinabi nating dibisyon, ito ay ang harang o limitasyon ng bawat teritoryo. Sinabi na ito ang pinakamalaking dibisyon dahil meron tayong tinatawag na mga maliliit na dibisyon gaya ng dibisyon sa paghahati ng dalawang barangay, probinsya at iba pang mga lugar. At ang kontinente din ay ang pinakamalaking uri ng anyong lupa. Sa daigdig, ang mga ito ay binubuo ng mga magkakarating na bansa na kadalasan ay nasusukat at naitatangi dahil sa kanilang kultura, tradisyon at teritoryo. Pero bago na mabuo ang mga kontinente ay merong isang teorya na nagsasabi na ang mga kontinente ay dikit-dikit. At ito ay ang teorya ng Pangea. Sinasabi na sa teorya ng Pangea ay itinuturing na isang superkontinenteng umiral sa panahon ng huling Paleozoic at simula ng Mesozoic na nabuo noong mga 240,000 taon na ang nakalipas. Ang Pangea ay ang unang nahati sa dalawang kontinente, ang Gondwana at Laurasia. Ngunit ito ay nahati-hati na sa pagsunod-sunod na pagputok ng bulkan at paglindol kaya nabuo ang pitong kontinente. So dahil sa pagputok ng bulkan, linawin ko, ay naging dahilan iyon ng pagkakahati-hati at pag-iwaiwalay ng bawat kontinente. Ano-ano nga ba ang pitong kontinente ng daigdig? Ang pitong kontinente ay ang Asia, ang Africa, ang North America, ang South America, ang Antarctica, ang Europe, at ang Australia. Ang inyong nakikitang pagkakasunod-sunod ay batay sa kanilang laki ng teritoryo at sukat ng lupain. Ngayon ay tunghayan natin naman ano ang katangian ng bawat isang kontinente. Unahin na natin ay ang kontinente ng Asia. Ang Asia ay matatagpuan sa gitna ng silangan ng daigdig kung ikaw ay nakaharap sa mapa. May sukat ito na 44,579,000 square kilometer. Ito rin ang tinuturing na pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Sinasabing ang sukat nito ay higit sa pinagsamang lupain ng North America at South America. Ang kabuuang sukat nito ay tinatayang sangkatlong or one-third bahagi ng kabuuang sukat ng lupain ng mundo. Nasa Asia din ang mahigit kalahati ng kabuuang tao sa mundo at karamihan dito ay matatagpuan sa bansang China na siguro sila ang may pinakamalaking populasyon sa mundo na umaabot ng 1 bilyon mahigit. Sa Asia rin matatagpuan ang pinakamataas na bundok sa daigdig na may pangalang Mount Everest. Sunod natin ay ang Africa. Ang Africa ay matatagpuan sa gitnang kanluran ng mundo kung ikaw ay nakaharap sa mapa o Middle East. Ang salitang Middle East ay batay sa paniniwala ng Europeo paano nila hinati ang Asia. Ang Africa ay may sukat na 30,065,000 square kilometer. At matatagpuan dito ang Nile River kung saan dito umusbong ang kabiyasnan ng mga taga-Ehipto.
At ang Nile River din ang itinuturing na pinakamahabang ilog at ang Sahara Desert na pinakamalaking desierto sa mundo. At ang Africa ang may malaking supply ng ginto at diamante. At mapapansin mo yon sa mga nagdaang sibilisasyon ng kanilang kontinente katulad ng Ehipto. Kung mapapansin ninyo, sa bawat larawan ng Ehipto, ang kanilang mga kagamitan ay gawa lahat sa ginto or karamihan ay gawa sa ginto. Ang kontinente rin ito ang nagtataglay ng pinakamaraming bansa kumpara sa ibang kontinente. Sumunod na kontinente ay ang hilagang ay ang North America or Hilagang Amerika. Ito ay matatagpuan sa hilagang kanluran ng daigdig kung ikaw ay nakaharap sa isang mapa. May sukat ito na 24,256,000 square kilometer. At ito daw ay may hugis ng isang malaking tatsulok, subalit mistulang pinilasan sa dalawang bahagi ng Husdun Bay at Gulf of Mexico. Matatagpuan dito ang dalawang mahabang kabundukan, ang kabundukan ng Appalachian Mountains sa silangan at Rocky Mountains sa kanluran. Pang-apat sa kontinente ay ang South America. Ang South America ay matatagpuan sa timog kanluran ng daigdig kung ikaw ay nakaharap sa isang mapa. May sukat ito na 17,819,000 square kilometer. May hugis tatsulot na unti-unting nagiging patulis simula sa bahagi ng equator hanggang sa Cape Horn sa katimugan. Ang kabundukang Andes na may habang 7,240 kilometer ay sumasakop sa kabuuang kanlurang baybayin ng South America. Panglima ay ang Antarctica. Ang Antarctica ay matatagpuan sa timog o sa pinakailalim ng mundo. Ito ay may sukat na 13,209,000 square kilometer. At tanging ang kontinenteng ito ang natatakpan ng yelo. Ang kapal ng yelo dito ay halos umaabot ng 2 kilometro o 1.2 milya. Dahil dito ay walang taong naninirahan maliban sa mga siyentistang nagsasagawa ng pag-aaral sa kontinenteng ito. Ang karagatang nakapaligot sa kontinente ng Antarctica ay sagana sa mga isda at mammal. Pangalawa sa pinakamaliit na kontinente ay ang Europe. Sila ay matatagpuan sa gitnang hilaga ng daigdig kung ikaw ay nakaharap sa isang mapa. May sukat ang kanilang kontinente ng 9,938,000 square kilometer. At sinasabi na ika-apat na bahagi lamang ng Asia ang laki ng kontinenteng ito. Subalit, noong unang panahon ng kolonisasyon, pansamantalang napasailalim sa Europa ang malalaking bahagi ng daigdig. Isa na nga sa mga kilalang bansang nanako sa panahon ng kolonisasyon ay ang bansang Espanya at ang bansang Portugal. At dito rin nagsimula ang kaganapang humantong sa dalawang digmaang pandaigdig sa kasaysayan noong ika-20 siglo. At huli sa mga kontinente ay ang kontinente ng Australia. Ito ay matatagpuan sa timog silangan ng daigdig kung ikaw ay nakaharap sa isang mapa. May sukat itong 7,687,000 square kilometer. At ang kontinenteng ito ay ang bukod naming kontinente na nagtataglay ng iisang bansang nasasakupan, ang Commonwealth of Australia. Sinasabing mas marami pang tupa
ang kumpara sa mga taong naninirahan dito. So, kung ikaw ay nagbabalak na manirahan kung saan ay makakapamuhay ka ng tahimik, mas magandang isuggest or may isasuggest ko sa'yo ay dito sa kontinente ng Australia. Sa panahon natin ngayon ng pandemic, ang kailangan natin ay ang pag-iingat. So, magagawa yun at sigurado yun sa kontinente ng Asia sapagkat kaunti lamang ang bilang ng taong naninirahan dito at sa malamang ang kanilang mga tiraan ay hiwa-hiwalay. Ang kontinente rin ng Australia ay kalapit ang dagat ng Oceania na tumutukoy sa mga bansang estado at pulo sa Micronesia, Melanesia, at Polynesia. So, yan na naman po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.